Noon, matagal na, tumigil ako sa pag-aaral. Mawawala na yan. Nay! 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 Chinelas ko! Nasaan ang kabyak niyan? Sira na po. Pasok dito sa loob! Hindi na mahalaga sa akin ngayon kung tama o mali ang desisyon kong yon. Isa lang ang natitiyak ko. Natuto na ako at hindi na yung mauulit. Kahit kailan, hindi na ako muling susuko. Buti na lang na ihagi sa kanya ni Ding yung bato. Pagkatapos, sinubo niya yung bato. Pagkatapos, sumigaw siya ng Darna! Inay, hindi naman Darna to eh. Ekis man to eh. Oo nga pala, X-Man. E di sumigaw siya ng X-Man! Stella, kanina ka pang umaga. Ang boses mo, ang lakas-lakas. Eh, Nay, napasarap lang hunang kwento. Hindi ka ba makapagkwento ng medyo mahina ang boses? Ikaw naman, Joanna. Bakit yung mga comics ang inaatupag mo? Hindi mo kunin yung libro mo sa eskwelahan at yun ang pag-aralan mo. Gusto mo ba lumaki? Eh, hindi pa po tapos si Inay magkwento eh. Hayaan mo na, Joanne. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Bitiwan mo na yan, ha? At kakain na tayo. Maghugas ka ng kamay mo. Beth, anak, pagkatapos kumain, tulungan mo naman ako magbalot ng suman. Ayoko, Nay. Aba, bakit ayaw mo? Eh, nakita nyo na may tinatapos akong project eh. Sasubmit ko na to bukas. Inay? Inay, yung pera pambayad sa kasera ko. Oh, kasama na dyan ang isang linggong allowance mo. Inay, kulang to. Pagkasyahin mo na yan. Delayed nga yung perang dapat eh padala ng Kuya Daniel mo. Ano ba yung ginagawa mo at hindi ka pwedeng maabala? Ano ba to? Nay, baka madumihan ni. Eh. Ano nga ito? Para kanino ba to't napaka-importante naman yata at hindi ka pwede maabala? Saka ikaw, Beth, ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin. Ano ba yan, Stella? Apo, huwag ka nang umiyak. Eh, hindi naman nasira ang project mo eh. Ang ganda. Stella, yung inuutos mo kay Beth, ako na lamang ang gagawa nun mamaya. Para naman matapos na itong project niya. Inay, ate, mauna na ako. Oh, hindi ka ba muna kakain? Hindi na po, baka mahuli ako sa last trip eh.
Tito, Tito, dalahan mo ulit ako ng comics, ha? Oh, ginabi ka. May practice ho kami. Magandang gabi, ho. Hmm. Oh! Bakit ngayon ka lang? Lola, pasensya na po kasi sinoli pa po namin yung bola pagkatapos ng practice. Magbibihis muna po ako. Stella, kung meron kang dapat pagsabihan, yan panganay mo. Baka mabutas ang barko, lumubog tayo, ha? Ilang taong ka na ba sumasampa? Lima. Ha? Lima, kayo. Sa dagat na ako tumanda. Ba't ka nagtsatsaga sa Inter Island? Bakit hindi ka mag-abroad? Intel ako lisensya. Kayo, ba't di kayo mag-abroad? Naging third mate na rin ako. Kaya nga lang, na-revoke ang lisensya ko. Na-smuggle kasi ako ng mga inchik, eh. Paano yun? Huwag na. Baka matuto ka pa. Basta, pag nakapasa ka na, magpakatino ka. Kailan nga pala ang labas ng resulta? Ewan ko. Sabi nila, ngayon buwan daw, eh. Ilang beses ka na bang kumuha? Tama yung tanong. Pangatlo! Panglima! Bakit? Hindi mo ba hilig? Bata, kuha lang ng kuha hanggang sa makapasa. Isipin mo na lang na ang palitan ng dolyar, 49 pesos na. Tataas pa yun. Hindi ko na inaasahan yun. Ha? Bakit? Dan, tignan mo nga yung isang turbine kung may tagas. Gasket lang yan. Ang ilihang dog ng Prince Airways at ng Lacto. Ay, nadalian nyo! Elendita. Stella, Stella! Paano ba maglakad yung ikakasal? Tingnan mo, ah. Ganito ba? Ganyan? Hindi ganyan. Ha? Lagyan mo naman ng landi. Ganito, oh. Oh, ikembot mo. Ganyan, oh. Dapat bang ganyan? Oh. Nakakahiya naman. Ikembot mo. Ganyan. Yan. Eto, totong kamay. Ganito. Oh. Ano ba? Yung mga nga nyo, hindi na namin maintindihan itong drama sa radyo. Huh? Eh, di magtanggal ka ng luga mo para tumalas yung tenga mo. Anong sabi mo? Kita mo na, bingi ka talaga. Punte, sandali ha, tumahimik ka. Bek, Bek, pasensya ka na ha. Walang taong naghintay si Rose bago alokin ang kasal ni Ingo. Kaya medyo nagwawala. Ano bang pinakain yan kay Ingo? Eh, di mani. Pinakain ko siya ng mani. Kaya niya nga ako pakakasalan eh. Sus, kaya naman pala nabuwang eh. Napurga si Ingo sa bulok naman eh. Ano yan, betet, ano pala? Tapos na ba ang klase? Palingkero talaga ng nanay ninyo. Diretso lang ang lakad, ha? John! Huwag lilingon, huwag lilingon. Tatawagin mo kong Senyorita Cristi. Stella, yung biyanan mo ha, kung mag-aasta, sobra na talaga. Hindi ako magtataka kung isang araw, lahat ng mga anak mo lalayo na ang loob sa'yo. Kundi lang dahil kay Daniel, hindi naman ako tatagal sa bahay na yon, Rose. Halika, apo. Kainin natin. Ayan, tapos na. Tigilan mo nga yung kapupukpuk mo dyan. Nay, uubusin ang daga tong mga to kapag hindi ko inayos. Kailan ba ako dadalawin dito ni Gina at Beth? Linggo naman, ah. Abala ho sila sa eskwela, Nay. Ay! Oh. Ang sabihin mo, sinosolo na ni Matilda ang mga apo ko. Pati sa akin, inilalayo. Buti pa itong bunso ko. Sino na naman mga tao dyan, Nay? Si Isabel, yung pinsan mo. Naalala mo,
ang anak ng tiyan. Makikitira na naman sa inyo. Pansamantala lang daw. Nag-away kasi silang mag-asawa eh. Nay, may pasusuhin pa yan. Baka kayo na naman ang maglaban ng mga lampin yan. Maano naman yun? Mabuti nga't meron akong makakasama. Kasama? O bago na namang amo? Sobra ka namang magsalita. Nay, gusto na ho ang pagsisilbi niyo kay Itay. Ngayon naman, dapat magpahinga na kayo. Huwag na kayo magpaalipin sa mga kamag-anak niya. Sino bang nagpapaalila sa ating dalawa? Ako? Nampakasalan ako ng tatay mo. Mayroon ng bahay kahit na maliit. Eh ikaw ano? Hindi makawala si Daniel sa saya ng biyanan mo. Nay, para hong negosyo yan. Namuhunan si Nay Matilda kay Daniel. Natural lang na maghintay siya ng tubo. Eh kayo, ano ba ang puhunan niyo sa akin? Nay, wala ho akong ibig sabihing masama. Sige. Tapusin mo na yan at nang makauwi na kayo sa inyo. Baka dilimin pa kayo rito. Lola! Bakit? Exempted po kasi exam! Exempted ka? Talaga? Teka, kanino ka kaya nagmana? Sa lola o sa tatay? Siyempre sa'yo, lola. Kulig-kulig ng apo ko. Sugar formula. Gina. C-6. C-6 H. Go on, Gina. C-6 H. Then, what's next? Sugar formula. Asukal. Andyan yan sa textbook nyo. Page 77. Okay, sit down. Gina, kung sa isang bulok na eskwelahan, hindi ka makapasa-pasa, ano pa mararating mo? Wala ka bang ambisyon? O baka naman gusto mo nang mag-asawa, sabihin mo lang. Nay, ano ba yon? Hindi ka ba marunong kumatok? Ano bang problema kay Gina? Ano problema? Bagsak na naman. Uulit na naman yata ng third year ito. Yon ang problema. Nay, ginagawa naman niya yung kaya niya eh. Pwes, hindi sapat ang ginagawa niya. Mahina na nga ang ulo. Kaya dapat, doblehen, triplehen. Yan ay kung gusto mong umasenso, Gina. Huwag kayo mag-alala, Nay. Hindi magmamana sa akin ang mga anak ko. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Minamasama mo pa yata ang aking pagpapayo sa anak mo. Pinupunang ko lamang ang hindi mo magawa. Kaya nga, pwede nyo na akong palitan bilang ina ng mga batang yan. Hindi kita pinapalitan. Nagmamalasakit lamang ako. Nakakasakal kayo kung magmalasakit. Aba, Estela. Wala kang karapatang lapastanganin ako sa sarili ko pang pamamahay. Hindi ko kayo nilalapastangan. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ko na nga alam kung ano ako rito eh. Kayo tumatanggap ng sahod ni Daniel. Kayo nagmamando sa mga anak ko. Ultimo sa ulam sa bahay na to, kayo nagdidesisyon. Eh ako, ano nay? Sa usawa ng anak niya tuwing uuwi siya dito? Dahil sa anak ko, pinakikisamaan kita. Pero sumosobra ka na.
Stella, alam kong ignorante ka. Pero dapat matuto kang gumalang sa matanda. La, tama na yan. Masama sa inyo nagagalit eh. Akala mo ba, Stella? Siyang-siya ako na ako nag-iisip para sa lahat. Hindi, Stella. Sa totoo lang, pagod na pagod na ako. Kaya lang, kailangan kong gawin. Dahil hindi ka naman maaasahan eh. Dahil, naka, eliterada. Magsilayas na nga kayo, mag-iinal sa kwarto ko. Sige na, sige na. Ano bang kailangan mo sa lola mo? Eh, papapirmahan ko po sana to eh. Akin na! Ako na! Saan ba ako pipirma? Dito po. O, ayan. Sa susunod, na may kailangan kayo, sa akin kayo lumapit. Patunayan mong mali ang lola mo, Gina. Walang sa bahay na to. Hindi ikaw, hindi ako. Masikip itong bahay ni Nay Matilda para sa aming dalawa. Pareho lang kaming nahihirapan. Kung hindi ko lang inaasahan ang pangako ni Daniel na pansamantala lamang ang lahat ng ito, baka hindi ako tumagal. Pero minsan, nakakabulag ang pag-asa. Saka pupunta. Sawa na ako sa pagtitiktik ng kalawang, Manong. Eh ano naman ang gagawin mo sa inyo? Ewan ko. Pahala na. Basta ayaw ako mabulok dito sa barko. Hindi mo ba hihintayin ang resulta ng eksamen mo? Lumabas na. Anong ginagawa mo, Corin? Pababaan ho ako ng barko niyo, Cap. Sa gitna ng biyahe? Pa ba? Malapit na kasi ho sa probinsya namin itong dinungan natin eh. Pasensya na ho. Alam ko biglaan. Anong pasensya? Hoy! Kapag itinimbre kita sa mga kapwa ko, Kapitan, tingnan ko lang kung makasampa ka pa ng inter-island. Ako pa ang pinagmamalakihan mo? Anong akala mo? Uubra ka sa abroad? Mahina ang 40 mil mo, bata! Hindi ko ugaling naglalagay.
ipinalaki ako mahusay ng magulang ko. Saka hindi ako ganun kadesperado. Ang sabihin mo, wala kang... Sige, umarya ka! Tingnan ko kung hindi magutom ang pamilya mo. Manang kandila ho? Isa, pakitirek. Sige ho. Si Rose, nauna pang nagmarcha kesa sa akin. Swerte nga naman ng tao, hindi mo masabi. Ako, darating din ang swerte ko. Ikaw, Daniel, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng dibdib si Stella? Opo, Padre. Ikaw, Stella, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng dibdib si Daniel? Opo, Padre. Ayan, salamat. Binabati ko kayo, ingatan mo yan, ha? Anong ginagawa mo dyan? Bakit ngayon ka lang? Rose, pasensya ka na, ha? Nawala kasi sa isip kong kasal mo ngayon. Ay, nako. Sige na. Halika na. Basta sasayaw ka, ha? Kayo na lang. Wala akong kapareha. Anong wala? Ha? Ayun, oh. Daniel! Daniel! Nagtapos ka namin ng ama mo ng kolehiyo. Hindi para maging isang tindero sa talipapa. Ang gusto niya ay maging marino kayong magkapatid, katulad niya. Alam mo ba, ang ama ninyo ay isang marangal na kapitan ng barko. At ikaw ang inaasahan niyang susunod sa kanyang mga yapak. Matalino ka. Kaya mo yun. Kung matalino ko, Nay, hindi ako babagsak ng 5 beses. May utak ka. Ayaw mo lamang gamitin. Kung gusto mong magpakatino, kaya mo. Kung gusto mong magpakatino, kaya mo rin. Kaya ka nga maagang nakapag-asawa eh. Daniel, sa'yo ko hinabili ng ama mo. Sa'yo, hindi ki Jojo. Huwag mo naman sana siyang biguin. Bigyan mo naman ako ng konting kaginawahan. Maawa ka naman sa akin. Punong-puno na ng tsok ang baga ko. Mag-apply ka uli sa Maynila para makasampa ka sa ibang bansa. Yan lamang ang pagkakataon mo para umasenso, Daniel. Nay, madali yung mag-apply. Ang mahirap sa akin yung... Magkano para makasampa ka sa abroad? Nay. Mangungutang ako. Isasangla ko ang bahay. Para makaalis ka lang. Delikado, Nay. Hindi delikado, Daniel. Walang delikado sa gagawin ko kasi alam ko na hindi mo ko bibiguin.
Tay, maayos pa ba yan? Hindi na. Dami ng sira eh. Bibili lang tayong bago. Kailan tayo bibili ng bago? Pag nagkaroon tayo maraming pera at nagbuntan tatay sa ibang bansa. Aalis na naman kayo? Oo, anak. Nay! Stella. Huwag na, may pawis ako eh. Kailan ang alis mo? Nakapag-isip-isip ako. Kasi wala namang umaasin na sa lugar na to eh. Akala ko ba nakapag-desisyon na tayo, kukuha tayo ng pwesto sa Talipapa. Ngayon, iba na naman. Wala namang mangyayari sa atin sa Talipapa. Paano mo nalaman? Eh, hindi pa nga natin nasusubukan. Kahit ano naman sabihin ko eh. Nakapag-desisyon na kayo ng nanay mo. Stella, ang sa nanay, suwestiyon lang. Sa atin pa rin naman desisyon eh. Kaya nga nag-uusap tayo eh. Ang luwas kong to, taya bato na. Mula sa Maynila, sampa ko, parkong pa ibang bansa na. Kahit anumang mangyari, hindi na ako pwedeng bumalik dito ang bigo. Sige, Daniel. Umalis ka. Pero sasama kami ng mga anak mo. Kung nasan ka, doon din kami. Kung mawawala ka, ayoko na dito. Gusto ko, nakabukod na kami. Nay? Dalin mo ito. Mga gamot sa lagnat ng mga bata. Nay, marami naman hong butika sa Maynila. Huwag kang matigas ang ulo mo. Dalin mo na ito at makinig ka sa akin. Kasi ito, gamot ito ni Joanne pag may lagnat siya. Hindi siya pwede ng ibang gamot dahil allergic siya. Naintindihan mo ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi siya gagaling kapag ito ang pinainom mo. Kailangan ito. Ito lang. Naintindihan mo yon? Ito lang. Akin na ho. O ayan, Nay. Minarkahan ko na. Hindi na ako magkakamali. Siguro, masaya ka na, no? Panalo ka na naman. Noon, si Daniel lamang ang inagaw mo sa akin. Ngayon, pati mga apo ko. Naawa lang ako sa mga bata kasi pati pag-aaral nila matitigil. Huwag kayong mag-alala, Inay. Makakapag-aaral ang mga bata. Ano naman padala, Nay? Ito pa, oh. Bakit may blanket pa? Baigin ang meron yan at mahal ang mga... Oy, sige na, sige na. Naku. Oy, Daniel. Ha? Ingatan mo itong anak ko, ha? Huwag mong papalitan ng taga Maynila. Pero kung talagang ayaw mo na, basta isoli mo siya sa akin ng maayos. Hindi ho mangyayari yun, Nay. Salamat naman sa Diyos kung ganun. Ko, kagaganda naman itong mga apo ko, ha? Sayang at hindi man lang kayo nakita ng lolo nyo bago siya namatay. Magpapakabait kayo, ha? Opo, Lola. Mag-ingatan niyo sarili nyo. Opo. Opo. Inay, pasensya na ho kayo sa nasabi ko noon. Sus, sanay na ako sa'yo, Stella. Bata ka pa lang, talagang matabil ka na. Pero wala yun. Kalimutan mo na yun. Paano, Nay? Tutuloy na kami. Nay, sige. Huwag niyo pababayaan ang sarili nyo. Huwag mo kong alalahanin. Matitigas pa ang buto ko. Babay po, Lola. Babay. Oh, oh, sige po. Kung makasang blanket, ha? Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Sige ho, Nay. Sige. Tapusin mo yan. Ikaw, Nay. Huwag na kami. Ingat. Babay, babay po, Lola!
Salamat ho. Higit po. Malagit kit ito, ah. Oh. Parang ikaw lang nakatikim ng fried chicken, ah. Palagi po kasing isda ang niluluto ni Lola, eh. Joan. Mabuti sa katawan ng isda. Pero nakakasuya ang isda, ang manok hindi. Sige, Joan. Kapag nakapag-abroad ang tatay, puro manok ang kakainin mo araw-araw. Hay nako, basta. Huwag kayong masanay ng pamanok-manok. Kailangan tipid. Hanggat hindi nakakasampa ang tatay nyo. Gina, Beth, kayo maglipit nito ha, pagkatapos mo kumain. Mungkos ka daw. Ikaw. Hmm? Daniel, medyo nabigla ako kagabi. Sana naman wag ganun. Kasi isa lang ang kwarto natin eh. Kasama natin ang mga bata. Nakakapanibago. Ayusin natin ha. Hello, sir. Si Gordon Huto? Oh, dala mo na ba? Dadaling ko na ho dyan. Huwag dito. Magkita tayo mamaya. Dali mo sa likod, sa parking lot. Ah, sir? Oh. Asan ba? Sigurado bang walang nakakita sa'yo? Wala ho. Makakapag-abroad ka na. Lahat ng sagot nandyan. Maipasa mo lang lahat dyan. Tutulungan pa kita sumampa. Doon na lang anak ko, sa kabila. Mrs., pabili nga ng anim na suman. Oho. Limang anan at saka isang balot niyan. Eh, Nay, ako po. Kailan po ako papasok sa eskwela? Anong grado ka na ba sa atin, anak? Eh, salingkit nga lang po ako sa grado isa eh. Saka ka na pumasok, anak. O, Miss Suklinyo. Di bali, keep the change. Joanne, samahan mo muna ang nanay na magtinda. Hindi ko pa kabisadong lugar. Baka mo wala ang nanay. Sige po. Miss Suklinyo, ngawit na ako. Ibinibigay na nga sa'yo, ayaw mo pa, edi wag. Miss? Yung pala ang ibig sabihin ng keep the chain. Sayang. Pasensya na pare, wala talagang ibang opening. Okay lang to, naghihintay lang ako makas kayo ng barko eh. Bah, ayos yan pare. Gaganda buhay mo dyan. Pinta nyo? Bikot suman. Pabili ho. Ready? Anong meron dyan? Ah, eskwelahan ng mga bata. Isa nga nito. Next time, won't you say?
Ale! 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 Ang niyo naman. Suman? Okay. Get your pencil and paper. We will draw. John! Ali ka na! Ano yung i-drawing? Ano? Type ka lang. Dog! Okay. Lion! Psst, Lessie. Paano ba yung sa number 17? Mangungopia ka rin ba sa akin? Akala ko ba honor ka sa inyo? Hindi naman kasi ganito yung turo sa amin eh. Basta huwag mong ingay. O yan, kain na tayo. Alam nyo, ang mahal-mahal nito dito. Pero dun sa atin, hinihingi ko lang to kay Aling Toyang. Alam ni Lolang hindi kami kumakain ng talbos na kamote. Pwes, wala na tayo sa lola mo. Saan ka pupunta? Wala akong gana, Nay. Mamupo ka sa akin. Wala po akong gana, Nay. Bumalik ka dito. Bumalik ka! Kung hindi makakatikim ka sa akin, mamupo ka! Tumigil ka, ha? Hindi pa kita inaano dyan. Pilitin mo magkagana. Wala dito ang lola mo, wala kang kakampi. Kamote. Anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po. Konting tiis na lang, mga anak. Mga kaahon din tayo. Malapit na makapasa ang tatay nyo. Bakit ang dilim dito? Daniel, halika, kain muna. Sabi ko, bakit walang ilaw? Naputulan tayo. Naputulan? Hindi ba kabibigay ko lang sa'yo ng sweldo ko? Nagbayad kasi tayo ng upa sa bahay, saka yung balanse, binayad ko sa eskwelahan ng mga bata. Buwisit na buhay ito. Hindi tayo pwedeng walang ilaw! Hayaan mo, gagawin ko na lang ng paraan. Dapat lang! Kain na. Sige, kumain na ako. Sayang naman. Tatlong semester na lang. Wala pang pinadadalang pera ang kuya mo eh. Eh, ang sweldo ko naman, nauuwi lamang sa hinuhulugan kong utang. Ayaw ko namang marimatay itong bahay. Paano naman ako, Inay? Lagi na lang ba akong huli sa mga prioridad ninyo? Kung hindi ka nagpalipat-lipat ng kurso, eh di sana, marino ka na rin ngayon. Tulad ni Kuya, taga-tik-tik ng Kalawang. Di bali na. Huwag mo namang minamaliit ang pinagtiisa ng Kuya mo. Dahil sa pagtitik-tik niya ng Kalawang, nakapag-aral ka. Ngayon, tayo naman ang magtiis ng konti. Antayin natin makuha niya ang lisensya niya. Kung makukuha niya... Eh, bugo ka pala eh! Inay, isipin niyo naman, limang beses siyang bumagsak. Hindi niyo man lang ba naitanong kung bakit? Ayaw niya sa dagat. Ang gusto niya, aeronautical engineering. Sinunod lang niya kayo, pero ang totoo, nabibwisit siya sa ginagawa niya. Tigilan mo na nga ako, Jojo. Umiinit lamang ang ulo ko eh. Basta, wala tayong pera, kaya titigil ka muna ng pag-aaral. Kung si Kuya na sa kalagayan ko, hindi yan ang sasabihin ninyo. Pero alam ko naman di ako paborito niyong anak eh. Pero okay lang, basta hayaan niyo lang ako umalis. Jojo! Ate, ba't ganito dito? Sa paso, na-exempt ako. Dito naman, palagi akong bagsak sa quizzes. Sana nandito si Lola. Pwes, wala na siya rito. Kaya kailangan matuto ka makisama sa mga kaklase mo. May inaantay ka ba? Si Marco, yung fourth year. Yung honor student.
Sabi niya kasi tuturuan niya raw ako eh. Ate, please lang. Ihanap mo rin ako na magtuturo. Ayoko kasing bumagsak eh. Kala ko hindi ka na marunong makiusap eh. Sige, sasabihin ko kay Marco. Ano ba? Hi! Friend ko, si Val. Hi, I'm Val. Hi. Sister mo? Oo, si Beth. Daniel! Daniel, hintayin mo naman ako! Guard? Guard? May mga estudyante mo ba sa loob? Wala na po. Nag-uwian ako silang lahat. Paano yan, Daniel? Ikaw, ina, di mo lang sa nagpupunta ang mga anak mo. Malambahan sa'yo. Anong gulo yan? Wala ako. Nag-aharutan lang ho kami. Oho. Dala! Pwede ba magtanong? Alam niyo ba kung sa... I'll go ahead. Bye! See you! Friendship. Miss, tulungan mo naman ako. Hindi ako makauwi. Nawawala ang mga anak ko. Ami, salamat sa paghatid mo sa akin. Ox lang yon. Baka nandiyan ang mga anak mo. Namasyal lang siguro mga yun. Sana nga. Sige. Sige. Sakabal susot! Manong, tara na ako. Saan ba kayo nang galing? Sa presinto ko nakakita yung mga anak mo. Ba't bigla ka bang nawala? Nay, muntik na po kaming... Nay, ano? Sabi po kasi nung dalawang fourth year, tuturuan daw po nila kami. Sumama ka? Opo, Nay. Akala ko po kasi... Sinama mo pa ang kapatid mo? Tama na, Stella. Nanay niyo? Umalis na po tayo. Napunta na po sa palengke. Pakayo ka gaya. Hindi kayo papasok. Eh kasi po tayo... Huwag na kayo matakot. Ni Anino ng dalawang yun, hindi papakita sa inyo. Yun ang pangako sa akin ng mga magulang nila. Umayak na kayo. Sasama ko kayo sa eskwela. Bibili kayo? Magkano? 20. Hindi kami magnanakaw at hindi magnanakaw ang anak ko, ha? Anong hindi? Eto, ninakaw niyo sa paninda ko? Alin? Ito lang? Para ito lang? O, ayan! Sa'yo na! Magbayad ka! Kapat ako magbabayad! Kinain ba yan? Kapat ako, alak ko! O, sige! Stella, Stella na ko, misis! Pasensya na kayo! Tama na ho! Pagpasensyahan niyo na lang siya! Ako, tama na! Misis, tama na po! Day,
Hindi mo ba alam na delikado ka kanina? Eh, kaya-kaya kapag tulong-tulungan ng mga tao dun sa palengke, ha? Eh, buti na lang napakiusapan ko pa yung nanay nung bata. Ami, Angel de la Guardia ba kita? Ano? Kasi tuwing kailangan ko ng tulong, bigla ka na lang sumusulpot. Ganun daw ang Angel de la Guardia, sabi ni Itay. Angel de la Guardia nga ba kita? Ako pa ba ang pagkamalan mong Angel de la Guardia? Sa bagay, dinadala ko naman ang mga lalaki sa langit. Nako, Day, dito sa Maynila, hindi na nagtatagal yung sinasabi mong Angel de la Guardia. Hindi na uso yun. Uwi na ako. Salamat uli sa tulong mo, ha? Teka. Kumain muna tayo. Sagot ko. Ayan o, mamili ka. Tapos, sumama mo na rin akong sunduin yung anak ko dun sa daycare center. Sige na. Ayan o, masarap yan. Puro lomi. Hindi ako mahilig sa lomi. Ayoko. Salamat. Naihi ako. Saan ang kubeta? Hindi naman lomi yan eh. Doon, oh. Halika na, nag-jingle din ako. Ay, ito lang pala. How do you like my place? Ha? Anong sabi mo? Maganda ba ang bahay ko? Type mo ba? O, uminom ka muna. Naiingit nga ako sa'yo eh. Ang ganda-ganda-ganda ng bahay mo. Magkaroon lang kami ng ganito ni Daniel, masayang-masaya na ako. Sulit na ang luwas namin dito sa Maynila. Ilan ang kwarto nito? Dalawa. Ay, kailangan namin apat eh. Tatlo kasi ang anak ko, puro babae. Anong trabaho mo? Ba't ang dami-dami mong pera? P.U.G. P.U. Ano yun? Pickup girl. Nagbibigay ng aliw. Marinig ka ng anak mo. Nako, nose na niya yun. Ipinaliwanag ko na sa kanya. Pero sa bagay, totoo ka. Nakakahiya nga talaga yun. Eh ngayon, may inggit ka pa ba sa akin? Tabang, kulang sa asukal. Naku, dagdagan mo na lang ng asukal dun sa kitchen dun, oh. Napatamis. Sabi po ni Nanay, huwag daw po ako magpapapasok ng ibang tao. Ibibigay lang akong regalo sa inyo. Para sa inyo ng mami mo. Sabi po ni Nanay, huwag daw po ako tatanggap ng kahit ano pag hindi ko kilala. O sige, iiwan ko na lang ito dito. Kunin mo na lang pag alis namin, ha? Marunong talagang magturo ang mami mo. Okay, bye! Pasok na. Kanino ba kamo galing to? Doon po sa magandang ali na may anak rin. Ah, si Ami! Magkano? 20.
Ate, ito. Ano ito, Nay? Yan, yan. Yan ang umpisa ng pangalan ng ate mo, Ate Gina Ga. Eh, ito po. Nay, ano po ito? Yan, sa lola mo. Lola? Saka sa isa mo pang lola. Miling, Ma. Galing ni Nanay. Yan, yan. Ikaw yan, oh. Yun, ito, ito. Sa akin yan. Eh, Stella. Eto sa tatay. Daniel. Da. Yan. Yan? Ate Bet mo. Ba. Galing talaga? Saan ba yun? Eto po, ano po to? Eto. O sige, ito na lang. Ano po to? Ano pong basa dito? Ito anak, tignan mo oh. Ang ganda ng kabayo, ang daming guhit-guhit. Oo, ang dami, no? Ang ganda. Ganda. Naku, Stella. Akala ko hindi na kayo darating. Na-enroll ko na si Joanne. Okay na siya sa teacher. O sige, pasok na kayo. Salamat, Ami, ha? Sige. Sabihin niyo sa akin kung ano itong tinuturo ko sa blackboard, ha? Ano ito? Eyes! Eyes, tama. Ano ito? Ears! Ears, ang galing, magandang tama. Magandang umaga, ho. Magandang umaga naman. Ikaw si Joanne? Opo. Sige, Mrs. Iwan niyo na lang siya. Halika, Joanne. Upo ka dito, ha? Ayan. Mga bata, itutuloy na natin yung pinag-uusapan natin kanina, ha? Anong tawag dito? Mouth! Alam niyo ba kung anong Tagalog ng mouth? Opo! Ano? Bibig! Bibig, tama. Ito, anong tawag dito? Nose! Ano? Sa Tagalog ang nose? Ilong! Oh, bakit ka nagpaulan? Basang-basa ka. Mainit ka. Halika, dali. Magpalit ka. Higa ka na, anak. Daniel! Oh. Daniel! Huh? Si Joanne! Anong nangyari? Namamantal! Dali natin sa ospital! Nak! Huh?
Doktora, 37.5. Okay. Bumaba na ang kanyang fever at maya-maya lang ay magsasubside na ang kanyang allergy. Missy, sa susunod naman, siguraduhin yung tama ang gamot na pinaiinom nyo kay Joanne dun sa wala siyang allergy. Pakisettle na lang ho ang bill sa cashier. Nay, tabi tayo. Anak, inumin mo muna to. Bunso, alam mo naman siguro, hindi sinasadya ng nanay yung nangyari. Alam mo, tignan mo, ginawa ko yan. Akong sumulat niyan. Ina. 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 Inay, di ba ikaw to? Ako nga. Magpagaling ka agad, anak. Pagpasok mo uli, sasama ako. Tayong dalawa ang papasok sa eskwela. Sabay tayo? You have 5 minutes left. Gwilin, what are you doing? Cheating! Daniel? Babalita ako sa'yo. Maganda. Pero, huwag ka matatawa, ha? Kasi, sabay na kami ni Joanne papasok sa eskwela. Babalik na tayo sa paso. Sige tayo, mas gusto ko dun sa atin, eh. Tsaka mabuti yun, nandun po si Lola. Ayoko nang bumalik sa paso. Hindi ba sigurado hindi na... Hindi na ako makakasampo sa barko. Hindi na. Bakit? Huwag ka na nga masyadong maraming tanong. Dito tamang panahon para magtalo tayo. Patong-patong na problema ko. Kailangan ko tulong mo. Magtutulungan tayo, pero dito, ayoko nang bumalik sa nanay mo. Bakit ba hindi kayo magkasundo ni inay? Daniel, ginawa ko ng lahat para sa'yo. Binigay ko ng lahat. Anong naibigay mo? Yung bariyang kinikita mo sa pagtitinda? Dugot-pawis ko pa rin ang bumubuhay sa inyo. At ang mga bata, may naituro ka ba sa kanila bukod sa pagluluto ng kanin? Wala! Marunong ka bang mag-alaga ng mga bata? Hindi! Si inay lahat ang gumagawa nun. Dahil inagaw na nga niyan lahat sa akin! Kasi hindi mo kaya! Bakit hindi mo aminin yun? Kala mo ba masaya ako sa'yo? Umuwi ka ng bahay, amoy pawis! Para kang karga doon sa pier! Nag-uusap ba tayo? May kinikwento ko ba sa'kin bukod sa drama sa radyo na pinakikinggan mo?
Maintindihan mo kaya kung ako magtukwento sa'yo? Maraming papil si inay na hindi mo kayang gampanan, Stella. At yan, hindi mo yan matutunan sa pag-aaral mo ng abakada. Sige. Babalik tayo sa paso. Pero hindi dahil sa wala akong alam, kundi dahil sa kahinaan mo. Nasaan ang mag-aama mo? Kinakausap ni Daniel ang principal ng mga bata para sa paglipat namin. Stella, sayang naman yung... Kailangan namin umuwi. Hindi kami mabubuhay dito. Eh, paano na yung plano mong mag-aral uli? Hindi ko naman talaga kailangan yun eh. Dati, wala namang problema. Ngayon lang, dito sa Maynila. Pero Stella, kailangan mong mag-aral. Kailangan mong matutong magsulat at magbasa. Hindi lang puro pangalan ng mga anak mo. Ami, ang kailangan namin, pera. Hindi papel, hindi letra. Para hindi sumala sa oras ng pagkain ng pamilya ko. Ikaw, nakapag-aral ka. Anong nangyari? Saan ka dinala ng diploma mo? Ami, hindi ko sinasadya. Okay lang. Meron ba namang na balat sibuyas? Stella, alam mo bang sinasaktan mo ang sarili mo nang hindi mo sinasadya? Wala naman ako magagawa eh. Ami, salamat sa lahat-lahat ha. Lola? Lola, bakit po? Di po ba kayo masaya makita kami? Saan ba ako nagkulang ng pagpapalaki sa'yo, Daniel? Bakit lagi mo na lamang akong binibigo? Ginawa ko na ho lahat ng magagawa, Nay. Wala na akong maibibigay. Sagat na ako. Gagawa ka rin lamang ng... Hindi mo pa ginawa ng tama. Gusto ko lang matupad ang mga pangarap niyo, Nay. At pangarap yan? Kailan ka pa ba matututo, Daniel? Hindi habang panahon naririto ko para alalayan ka. Saan ka pupulutin pag wala na ako? Patawarin niyo ako, Nay. Akala ko pa naman may masasandalan ako pagtanda ko. Wala rin pala! Umalis na tayo dito, Daniel. Doon muna tayo sa amin, pansamantala. Di ko pwedeng iwan ang inay. Kailangan niya ako eh. Kailangan kita, Daniel. Paano kami ng mga anak mo? Hindi ako alis dito.
Gina, Joan, Beth, bumangon kayo. Aalis tayo dito. Gina, bangon. Joan, gising, gising. Beth, bumangon kayo. Aalis tayo. Beth, ano ba? Tumayo ka riyan. Ay, bakit ba sinyo ba kami dadalin? Maldita ka, ha? Huwag mo ko pinagtataasan ng boses. Pag sinabi kong bumangon kayo riyan. Hala, dali. Bilis. Magbalot kayo ng gamit nyo. Bilisan nyo. Beth, ano ba? Kasi naman eh. Alis na tayo dito. Stella, ano ang ibig sabihin nito? Saan kayo pupunta? Saan ba dadali ng mga apo ko? La. Ha? Akin na yan. Daniel! Daniel! Pigilan mo nga asawa mo! Daniel! Daniel! Pigilan mo nga asawa mo! Daniel! 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 Nay? Daniel! Dali! Ang asawa mo! Aalis! Dadali ng mga anak mo! Ano itong kalokohan ginagawa niyo? Ha? Ano ito? Pitiwa mo ako! Magsama-sama kayo marurunong! Daniel! Nagkataon lang na may mga anak ka. Pero kahit minsan hindi ka naging padre de pamilya, hindi ka lalaki, Daniel. Hindi mo lang kami... Pwede ba, Stella? Tigilan mo na yung kabastusan mo? Yung kaplasika nyo, tigilan nyo! Tumanda na kayo sa pagtuturo pero hindi nyo naturoan ang sarili nyo magpakatao. Pareho lang kayo na anak nyo! Tumingil ka na! Ano? Sige! Sakta mo ako! Wag! Sakta mo ako! Wag, Daniel! Magsama pa kayong dalawa! Pagtulungan ninyo ako! Ano? Akala nyo urong ako kayo? Tama na. Sige, umalis ka na. Sige! Baka ito pa gawin ko sa'yo. Sige, umalis ka na! Talagang alis ako, pero isasama ko mga anak ko. Balik kayo! Ay! Joan! Ay! Nakaalis! Hindi ko sasama ang mga bata! Ay! Sasama ako sa'yo! Ay! Sasama ako! Gino ka lang! Hindi ka sasama! Ano ba ang ginagawa? Balis ka na! Daniel, kain na. Kape lang ako, Nay. Joan, huwag mong paglaro yung pagkain mo. Kakausapin ko mga teachers ninyo. Tatanungin ko kung pwede na kayong pumasok. Kahit na hindi pa dumarating ang mga transcript of records ninyo. Laba ka pwede ngayon na lang. Bukas na. Total, mga pagod naman kayo ngayon eh. Pwede magpahinga na muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Nagtampula mga nanay ninyo. Babalik din yun. Huwag nyo nang pasahin mga bata, Nay. Lalo lang magugulong maisip ng mga yan eh. Tay? Maghihiwalay na ba kayong inanay? Hindi, bunso. Magkakaayos din. Nay, ano ba? Sabi nung huwag pasahin ng mga bata eh. Daniel! Hayaan nyo na ako. Hindi ko kailangan ng payo nyo ngayon. Thank you.
Kung hindi ako nagpabaya sa'yo, hindi ito ang sinapit mo. Inay, huwag na ho tayo magsisihan. Hindi, alam ko. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Buong buhay ko, iniukol ko sa tatay mo. At ikaw, ikaw na anak ko, napabayaan ko. Pero nawala rin siya. At ang masakit, nawala ka rin sa akin. Nasanay kang mabuhay na wala ako. Patawarin mo ako, anak. Nay, ayoko manisay, Nay. Pero sana hindi kayo pumayag noon na hindi ako mag-aral. Sana pinabalik niyo ako. Kahit pinalo niyo ako, basta bumalik lang ako sa eskwelahan. Sana pinilit niyo ako, Nay. Para hindi ako nagkaganito. Walang alam. Bakit nandito na naman si Yabang? Uy! Ba't wala ka na sa klase natin? Iwan natin, uy! Ganun ba? Tara, laro tayo! Ang ganda mo ngayon, ha? Salamat. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Hindi mo iniwan yung address mo sa Maynila para masulatan kita. Biglaan kasi yung pag-alis namin. Pwede ba tayo magkita mamaya sa dating lugar? Marami kasi akong gagawin eh. Bahala na. Anak! Nay! Ang mga kapatid mo, si Joan po nandun. Nay! Nay, kamusta na po kayo? Kayong dapat kong kamustahin. Joan! Anak! Nay! Nay, kailan po kayo babalik sa atin? Nay, huwag na po kayo magalit sa amin. Hindi ako nagagalit sa inyo, anak. Mahal na mahal ko kayo. Kung talagang mahal niyo kami, ba't ayaw niyo pang bumalik sa amin? Joan, anak, kahit anong paliwanag ko, hindi nyo rin maiintindihan. Nay, maghihiwalay na po ba kayo ni tatay? Bet? Para mo. Stella? Stella, pwede ba tayo mag-usap sandali? Stella? Nay! Huwag niyo kami iiwan, Nay! Nay! Nay, sasama Stella. Kami, Nay! Huwag niyo kami iiwan! Stella! 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 Plano ko, pagka-graduate ko, itatanan kita. Tapos? Maghahanap ako ng trabaho. Anong trabaho? Kung ano meron. Kahit na ano. Basta bahala na. Ayoko eh. Ano? Anong ayaw mo? Ayoko nang walang kasiguruhan, Bobet eh.
Buti sana kung tayong dalawa lang eh. Paano kung magkaanak tayo? Tsaka, gusto ko pa matapos yung pag-aaral ko. Para hindi ako umaasa lang sa'yo. Iba ka na yata magsalita ngayon ah. Baka naman ayaw mo na sa akin. Siguro, pinalitan mo na ako ng taga Maynila. Wala akong pinapalit sa'yo, Bobet. Kaya lang alam mo, may mga pangarap pa ako eh. At gusto ko munang matupad ang mga pangarap kong yun. Tsaka, mga bata pa tayo. Marami pa tayong dapat matutunan. Sa kanal natin isipin yung pag-asawa pag talagang handa na tayong dalawa. Asensado ka lang talaga. Mukhang maganda rakay mo dito sa mga gulay ah. Basta kung ano ang in-season at malaki-laki ang kita, doon ako. Ganun lang naman inegosyo ang lupa eh. Panggastos niyo ni Inay. Bakit hindi ikaw mismo mag-abot sa kanya? Pagpunta mo sa bahay. Sa susunod na lang. Kasi marami pa akong asikasuhin dito eh. Ako ang in charge sa pagka-harvest ng labano sa isang linggo. Bisitahin mo naman ang nanay. Baka uminit lang ulo nun pag nakita ako. Joe, matanda na ang nanay. Hindi naman pwede nag-iisa rin siya sa bahay. Sabagay, kuya. Matagal na naghihintay si Ate Stella na mag-solo kayo mag-anak. Kailangan eh. Mawala na sa akin ang pamilya ko pag hindi pa ako kumilos. Ikaw nang bahala sa nanay. Ako naman talagang bahala kay inay, kuya. Para naman ako maging paborito kahit na sa ating dalawa. Ako mas matigas ang ulo. Kuya, ako ngayon ang pakinggan mo. Sunduin mo si ate. Hindi ka na makakita ng katulad niya. Alam ko. Tanong eh. Sasama ba siya sa akin? Sabagay. Alam ko naman na mahal ka ni Ate Stella. Ikaw ba? Malapit na, Joan. Hindi na babalik yun. Beth! Joan, babalik din ang nanay. Ha? Binisita lang niya si Lola Miling. Ate, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita? Tinuloy-tuloy na ni nanay ang pagpapabaya sa atin. Bakit, Beth? Tayo ba hindi natin siya pinabayaan? Ano ba yung pinagtatalunan ninyo dyan? Ah, Lola, wala po. Oh, Joanna? Bakit? Bakit ka umiiyak? Gusto mo? Gusto mo basahan kita ng kwento? Ayoko, gusto ko ng inay ko, inay ko. Huwag ka nang umiyak. Sige,
Baka managinip ka. Darating din yun. Kakakulangan ng kaalaman. Na si ra ang a king ba yan sa kakulangan ng kaalaman. Nasira ang aking bayan. Sa kakulangan ng kaalaman, nasira ang aking bayan. Nakita ko yung bata sa may tulay ng tren. Ikaw ang hinahanap, Stella. Sige ho. Salamat ho, Kaigme. Nay! Bakit? Ba't ayaw na po balik sa atin? Hindi na po ba kami mahal? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo magkakapatid. Ihahatid ko sa bahay si Joanne. Sa bahay niyo bukas. Alis na tayo sa poder ni Inay. Hindi pala lahat ng kwento masaya ang wakas. Hindi pala lahat ng pangarap natutupad. Isa ka sa mga pangarap kong hindi natupad, Daniel. Handa na ako, Stella. Alam ko kaya natin. Hindi ko na kaya makisama sa'yo, Daniel. Talaga bang hindi mo na ako mahal? Wala na akong tiwala at wala na rin akong respeto sa'yo, Daniel. Paano pa kita mamahalin? Kapag nagtagal pa ang pagsasama natin, tuluyan na ako mawawala ng respeto sa sarili. Daniel, hindi ako nakapag-aral. Kaya siguro... Pero kahit...
Kailangan ko ng respeto sa sarili. Ayoko mawala yun, Daniel. Yun na lang ang natitira sa akin. Nawala ng lahat. Huling pagkakataon ko na ito, Inay. Gusto ko uling mabuo ang pamilya ko. Ayoko na mabigo. Sundin mo na ang loob mo, Daniel. Hindi ko nahahadlangan ang katuparan ng iyong mga pangarap. Sheila, kayo muna. Stella? Nay. Marami kong dapat matutunan. Alam ko na yun ngayon. Inaamin ko na ngayon. Patawarin niyo ako sa mga ginawa ko. Buo ngayon ang kamangmangan ko. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Stella. Dahil labis kitang nasaktan. Ayoko na magtanim ng galit. Masakit sa dibdib. Kaya, pinatawad ko na kayo, Nay Matilda. Kung pwede sana, ang hiling ko lang, turuan niyo ako. Gusto ko kasi maging mas mabuting ina, mas mabuting tao. Hindi ko na maituturo sa'yo yon, Stella. Matagal mo nang taglay yun eh. Ako lamang ang nagbulag-bulagan. Pero alam mo, sa ating dalawa, ako yata ang mas mangmang. Pero ang maituturo ko sa'yo, yung nasa libro, hindi ko ipagkakait yun. At ikararangal kitang maging estudyante ko. Sandali. Stella. Ika, diyan ka na. Oh, sige, Dayan. Thank you. Thank you. Oh, sabay-sabay, ha? Huwag sumisigaw. Daniel,
Sana'y abutan ka ng sulat ko na nasa mabuting kalagayan. Nag-aaral ako ulit, kasama ni Joanne. Teacher ko ang nanay mo. Magaling pala siyang magturo. Sayang, ayaw ko magpaturo sa kanya noon. Pero ngayon, ang dami-dami kong natutunan. Pumukod na kami ng mga bata. Ang nanay Matilda, masaya na ngayon sa piling ni Jojo at ng kanyang pamilya. Salamat naman. At unti-unti na ang natutupad ng mga pangarap mo. Hindi ko nasabi sa iyo nung magkasama pa tayo. Pero kahit tuloy na, gusto ko pa rin malaman mo. Nahangaan kita. Nirerespeto. Minamahal. Mula noon hanggang ngayon. Lalong-lalong na ngayon. Saan ka man makarating, sana patagpuan mo na rin ang iyong lakas at ang landas na gusto mong tahakin. Alam kong kaya mo yan, Daniel. At lagi kitang ipapanalangin na magtagumpay. Dadating po ba si tatay? Malapit na, anak. Sana dalan ako. Maraming pasalubong. Kung good boy ka. Inay, susunduin po natin si ate Joanne. Oo, halika na. Sunduin natin. Nay, ako rin. Papasok na ako sa school. Oo. Paglaki-laki mo na, hahatid at susunduin ka ng nanay. Eh, si Ate Gina at Ate Beth, susunduin rin ba natin? Hindi, anak. Malayo school nila, sa Kabisera pa. Maikli pa rin ang pinaghintay ko bago natupad ang mga pangarap ko na kahit pa isa-isa, natutupad.